morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, mga kapatid. So, it's me, Kuya Lan, Moto TV, ang inyong kuyang mekaniko. Okay, so yung issue natin ngayon, kapatid, ay susolusyonan natin yung problema sa luag higpit ng inyong kadena. I mean, kapatid, may portion na maluag at may portion din na mahigpit. Okay? Pero kapatid, kung makakatulong ko sa inyo ang video nito, baka pwede nang pahingi ako ng isang subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating tips and tutorial na kagaya nito. Okay? So ang una natin gagawin niya kapatid ay napakasimple lang ano. Okay, number one ito kapatid ha, number one. So ang gagawin po natin ay lalangisan lang natin kapatid ng sobrang dami. Opo kapatid, tama yung narinig ninyo. As in yung tipong nanggigitata na yung langis hanggang sa swing arm. So huwag naman po natin isipin na dinamak yung trabaho. Dahil kapatid, ang kailangan natin dito ay makapag-penetrate ng maigi yung langis doon sa loob ng linkage at mga bushing nito. So kung manggitata man sa langis, eh napakasimple lang kapatid, punasan lang natin, di ba? So sa mga magsasabi na magko-comment ng hindi maganda kapatid, eh pwede namang linisin yan. Kaya ang mahalaga lang, eh malagyan natin ng masyadong maraming langis kapatid para makapag-penetrate po yung oil doon sa loob ng ating linkage. Yan, kagaya ng ginagawa ko. So kung iniisip mo naman kapatid na itatanong sa akin kung pwede ang WD-40, abay kapatid, walang kabagay-bagay, pwedeng-pwede po. Lahat ng pwede sa kadena kapatid, gamitin nyo na. Ang mahalaga lang ay makapag-penetrate yung petroleum product na ilalagay natin sa linkage o sa kadena. Okay? So bakit nga ba natin pilit na pinapapasok yung petroleum product, yung oil, yung WD-40 at etc. sa loob ng linkage? So ganito yung kapatid, kapag po yan ay tuyong-tuyo ang kadena mo, hihigpit po yan kapatid, no? Hihigpit po yan kapag tuyong-tuyo. Halimbawa na ulanan, so humihigpit po yan, hindi po yan basta-basta lumuluag. Sa una po luluag yan pat katagalan kapatid, habang tuyong patuyo siya, ng patuyo, eh pahigpit na po yan ng pahigpit. Kaya pag nilagyan po natin ng langis yan or any petroleum product kagaya ng WD-40, biglang luluag yan kapatid. At kaya natin kapatid pinipilit na pumasok yung mga petroleum product dyan, eh para lumuag ng husto yung kadena natin. At doon po tayo mag-i-start na mag-adjust. Okay? So sa tingin ko naman, eh halos karamihan siguro sa atin dito eh marunong nang mag-adjust ng kanilang mga kadena. Pero kung hindi ka pa marunong kapatid, eh madali lang naman yan ano. So yung kabilang pong adjuster natin ay may mga guide po yan. So susundan nyo na lang po yan yung dalawang guide. At make sure kapatid yung gulong ninyo eh nakasentro po doon sa ating gitna ng chassis. Okay? At yung tension kapatid ng ating kadena ay nasa 1 inch lang, no? Nasa 1 inch lang. So sa mga sports, nasa 1.5 pwede yan kapatid. At sa mga mahahabang swing arm, nasa 1.5 po yan. Pero sa mga XRM, TMX, eh kapatid, nasa 1 inch lang po yan. Yung tension kapatid, yung galaw ng kadena. So meron po tayong tutorial, nakaraan lang. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box kapatid. Okay, so take note kapatid ha, kapag ho sobrang tigas ng inyong kadena o yung tuyong-tuyo at nilagyan natin ng langis, sa unang adjust natin kapatid ay magiging maayos ito. Pero sa bandang huli kapatid, mga tatlong araw ninyong gamit, eh asahan nyo po na medyo luluag po ulit ito. Kaya huwag po kayong pakasigurado na porque nahigpitan nyo na eh hindi na kaagad luluag. No kapatid, nagkakamali ka po dyan. Malamang po mga ilang araw, 1 day, 2 day, hanggang 3 days kapatid, eh possible po na lumuag po yan, no? Kapag nababara natin ng husto ng langis. Dahil kapatid, unti-unti pa lang pong natatanggal yung mga nagpapasikip na kalawang doon sa loob ng ating linkage. Okay kapatid, so sana naintindihan nyo yung unang solusyon sa problema ng luag higpit ang inyong kadena. So kapag ganun pa rin kapatid at nalangisan nyo na ng todo at talagang mayroon pa rin part na sobrang tigas at sobrang higpit,
Nako kapatid, eh, dapat po magpalit ka na ng engine sprocket mo. So ganito kasi yan kapatid. Kapag po yung engine sprocket mo ay may mga bungi na yung mga kanyang mga ngipin, pasintabi lang sa mga wala pang postiso dyan. Dahil kapatid, kapag ka hindi na ho pantay yung mga ngipin ng ating engine sprocket, eh kapatid, asahan mo po na mayroong part na matigas at mayroon ding part na malambot. So ang gagawin lang naman natin yung kapatid ay bibilihan natin ng bagong engine sprocket at ikakabit lang natin at bago na naman tayo mag-a-adjust ulit ng ating tension ng kadena. Okay? So kapatid, sana may naintindihan kayo sa simpleng tutorial natin ito. So marami pong nagkakaroon ng problema na ganito. Okay? At kung may natutunan ka kapatid, baka pwede naman pahingi ako ng isang subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para updated pa kayo sa mga simpleng tutorial natin na ito kapatid. No, yung mga kaya nyo lang gawin. No, kahit hindi kayo mekaniko, eh alam nyo kung ano yung problema ng motor nyo. Okay kapatid, so maraming salamat po. God bless sa lahat. Ito na po ang inyong mga shoutout.